Dala niyo ba? Ang bata mo pa, malabo na mata mo. Hindi mo ba nakikita dala ko na? Kumpleto ba yan? Ang hirap sa'yo, Karding eh. Kaya ka nawawala ng kaibigan. Hindi ka marunong magtiwala sa kapwa mo. Hindi ako nanghihinaing mawala ng kaibigan, may mga sungay at buntot. Alam mo, Karding, uhuging ka pa'y hambog ka na. Para kang may bubuga. Eto na ang parte mo. Kung nagdududa ka, bilangin mo. Hindi mo sinarampo nga mo. Bala ipapalit ko rin. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Baka hindi na rin kita matansya. Ikaw tingang bumaril sa kanila. Bakit ako sisihin mo? Ha? Eh, kasalanan mo naman talaga, Dante. Di ba ikaw na rin ang may ideya na huwag natin bigyan ng party si Karding? Kaya nagwala yon. Bakit natin siya papartyan? Lookout lang siya. Amuyong lang siya. Tayo lang tatrabaho. Yan nga ang gusto ko paliwanag sa'yo, Dante. Bago natin pinasok ang pabrika, maliwanag ang usapan. Parehas ang partihan. Lahat magkakaroon. Usapan lang yun, para hindi tayo magtalo pa. Kung meron dapat si Shin, sina Alex at Gomez din. Malalakas ang loob, pero mahihina naman mga tuhod. Gusto nilang paglaro si Karding, ha? Sila natin, move! Anong plano mo ngayon? Antikin ba natin si Karding? Hindi na. Kaya may kailangan sa akin. Yan na mismo lalapit natin. Thank you.
sorry. It's all right. Tubo dito sa jeep mo. Bukod sa nakaw na, bulok pa. Kaya lang marunong ako makisama. O ito, 5,000. Ang susi. Aling Josie, baka pwede naman pong dagdagan to. Huwag ka nang umirit, baka magbago pa ako ng isip. Kukuha pa ako ng mekaniko eh. Gagastos pa ako dyan, para machap-chap tong jeep mo na puro kalawang, puro bangga pa. Kaya nga, iniisip ko na, ibenta na lang to ng por kilo, eh. Ang susi, akin na! Sige! Siya nga pala, Karding. Sa susunod, pag may pagbibili ka, ibenta mo na lang sa iba. Kinakabahan na ako, eh. Baka mamaya masabit na ako. Aha. Isara mo yung gate ko paglabas mo, ha? Aha. Si Teniente Antonio Sison ng Western Police District ang susunod nating target. Sana maging malinis ang trabaho ninyo para hindi tayo pumaltos. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo sa amin yan, Cesar. Naiinip na ako. Kailan ba natin siya babanatan? Kung nakaanda na si Roger at Danny. Okay na kami ni Roger. Ready na kami. Handa na yung kotse gagamitin bukas. Hoy! Ano ba sinisilip mo dyan? Pinag-aaralan ko yung mga kapitbahay natin sa ibaba. Nagdududa kasi ako. Tingnan mo, 7 lalaki, 1 babae, at ang babata nila. Hindi mo naman sasabihin magkakapatid dahil hindi naman magkakamuka. Oo nga, no. Uy, sa tingin ko eh, halos magkakasing edad lang eh. Ah, alam ko na. Siguro mga estudyante yung mga yan. Estudyante? Napakabobo mo talaga, Desta. Kung estudyante ka ba, dito ka titira? Hindi ba dapat sa dormitoryo? At saka tingnan mo may mga baril. Kung sasabog ang ulo ni Teniente Sison bukas ng umaga, sa gabi bibiyay tayo ng Quezon. Magre-report tayo kay Commander Beltran. Huwag na huwag kayo maghihiwalay ng magkapatid habang hindi kayo nakakarating sa eskwelahan. Opo, Daddy. Pasing. Pag may nangyari dito sa magkapatid, ikaw mananagot sa akin, ha? Opo. Sige na. Papakabait kayo, ha? Opo. May panyo ka na ba? Opo. Yung ba mga passport ng mga bata, napaayos mo na? Hindi ba binigyan ka ng pera para paayos yung mga papeles ng mga bata? Iniisip ko kasi na baka pwede namang tapusin na muna nila school year na ito. Baka pwedeng sa bakasyon na kami umalis. Huwag mong panghinayangan yung pag-eskwela ng mga bata. Para ka namang hindi nagbabasa ng dyaryo eh. Paano kung madamay kayo dahil sa akin? Kasalanan mo rin naman eh. Kung bakit kasi pagpupulis ang pinili mong profesyon. Kaya civilian, militar, matanda o bata, sa panahon ngayon, hindi ka na nakasisiguro kung ligtas ka. Pierdo lang natin ang sasabing stable tayo. Lalakad na ako. Baka naiinip na si Medina. Base, Tiger proceeding to headquarters. Over. Nakatay, sir. Base,
Sa'yo ngayon, sakli. Salamat, boss. Karding! May problema ka? Ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Sir, sa sugal may panalo at may natatalo. Swerte lang kanina yung Karding Valencia na yun eh. Pero sa susunod, sir, dudublihin ko na taya ko sa kanya. At pag nahagip ko siya, pati kaluluwa niya tangay ko. Medina, kung ikukumpara mo sa sugal yung nangyari sa atin kanina, nakakamali ka. Huwag mong kalilimutan. Sa bawat tama, may tinatawag silang 3 hits. Eh, kung mabankrupt ka. Nasa dumidiskarte lang yan, sir. Alam mo, Medina, kung ako magsusukal, gusto ko 2 barahati na tayaan ko. Para wala akong talo. Anong ibig niyo sabihin, sir? Hindi lang si Karding Valencia ang gusto kong banatan. Kundi pati ibang angkuy na sumagip sa kanya. Ka-Cesar, hindi maganda ang balita. Bakit? Bulilaso ba lakad nyo? Medyo eh. Eh, di kami na ganun pagkakataon eh. Bakit? Ano nangyari? Sino siya? Labas-pasok ako ng bilibid. Kung di hold up, trouble ang asunto ko. Alam ko ngayon, shoot to kill ako. Dahil itinumba ko lahat ng barkada ko. Baka may topa ka sa ulo, kaya mo pinatay mga kaibigan mo. Pinagkaisahan nila ako. Dinoble cross. Ngayon, kung inaakala mo may topa ako sa ulo, bakit hindi mo ako subukan ng maihabol kita sa libing nila? Tama na yan! Kung akong tatanungin ninyo, pareho kayong sira. Isang putok lang, mabubulahaw na ang mga taga rito. Papahamak pa tayo dahil sa gagawin ninyo. Pareho kayong matapang. Ba't di na lang kayo magkasundo? Magkakatulungan pa kayo. Hindi ko nakakalimutan na utang ko ang buhay ko sa grupo nyo. Pero kung itinataboy nyo ako, aalis ako. Dali lang. Bawat isa sa amin dito may presyo sa ulo.
Paano kami makakasiguro na hindi ka maghuhudas? Hindi mo may aalis sa amin na magduda. Ang totoo, may patakar kami dito. Sino man ang makakilala sa amin, o ano man ang marinig nila tukod sa aming kilusan, nilalagyan namin ng tingga sa ulo. Ni isang nota wala akong alam. Wala akong hilig sa musika. Hindi ako marunong kumanta. Sana totoo. Pare-pareho lang tayong wanted. Papayag akong dito ka maglunggap pansamantala. Kung may papangako mong habang nandito kayo magiging pipitbing ka. Lalaki ako. Isang dila. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Pwede nga. Ay! Ano ka ba, bastos? Nagbabas ang tao eh. Akin yan! Akin yan! Sandali lang. Bilisan mo! Meron lang akong hahanapin. Ano ba hinahanap mo? Sinasabi ko na nga, be. Ricardo Valencia, alias Cardin Valencia. Yung hold-upper? Oo. Parang siya yung nakita ko dyan sa baba. Ha? Ang ibig mong sabihin, yung mga taong tumulong doon sa hold-upper na si Cardin, mga isparo? Hindi ko matiyak. Pero yun ang suspecha ko. Elena, kailangan umalis na kayo kagad ng mga bata. Sumunod na kayo sa mama sa Amerika. Utang na loob, Elena. Alisin mo na ito pabigat sa aking mga balikat. Nahirapan ako eh. Lagi ako nag-aalala. Ayoko mapama kayo. Gusto mong mawala ang pag-aalala mo sa amin. Pero hindi mo na naisip na inilipat mo naman sa akin ang pag-aalala sa'yo. Tony, alam mo namang may sakit ako. Paano kung hindi ko makayanang tanggapin ang masamang balita tungkol sa'yo? Kaya nga mas lalong dapat pumunta ka sa Amerika eh. Nandun lahat ang magagaling na doktor. Habang narito ka, walang mangyayari sa'yo. Lalo ka mag-aalala. Lagi ka mag-iisip. Alam mo namang, tuwing aalis ako ng bahay, inihahakbang ko ang aking mga paa sa hukay. Hello? Sir, magandang umaga po. Magandang umaga naman. Sino to? Magtatanong lang po ako. Tungkol saan? Magkano po ba ang pabuya kung maituturo ko sa inyo si Cardin Valencia? Dahil sumablay kayo kay Tiniente Season, pagpapaliban natin ang pag-akyat sa bundok. Baka mag-alala si Commander. Bakit di na lang tayo magpapanik ng isang tao para ipaalam sa kanya na abahala ang misyon natin kay Tiniente? Ako na lang ka, Cesar, ang pupunta sa Quezon. Hindi pa pwede. Nakasign tayo kay Tiniente. Kung ganon, isa lang pala sa aming tatlo ang dapat lumakad. Ako na lang. Sasamahan na kita. Si Ka Cesar ang magpapasya. Yeah!
dyan, ha? Nakita mo nang puputukan dito, eh. Tessa! Tessa, nahuli na! Ha? Sino nahuli? Ayun! Tingnan mo! Si Carding Valencia! Ha? Naniniwala kung hindi mo sinasadya magkamali. Alam kong tapat ka sa ating kilusan. Commander, humihingi ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong isang malaking dagok ang nangyari sa ating brigada. Tulungan niyo akong linisin ang nadungisan kong pangalan. Cesar, hindi maramot ang ating partido. Maaari mo pang gamutin ang dumudugo mong sugat. Maraming salamat ka, Bertrand. Kapag nailigtas mo na si Helen, at napatay mo sinasabi mo si Carding, saka ka magpasalamat. Romulo! Mander! Sancho, Quintana, Kalinawan, pumili pa kayo ng ilan yung mga veteranong mga kasama. Bumuo kayo ng bagong brigada. Kahit nga yung mag-asawa ng Miguel at Testa, nabigla rin eh. Dinoble ko kasi yung reward nila eh. Hindi nila kasi akalain na mga Sparrow mga yun. Akala kasi nila mga barkadahan lang ng mga adik. Akalain mo, Elena, dalawang ipon sa isang putok at tinamaan ko. Kahit na isang tambak na medalya pa ibigay nila sa iyo, hindi ko makukuhang matuwa. Magtatalo na naman ba tayo? Ha? Profesyon ko ito! Una ko itong pinakasalan bago ikaw! Baka nakakalimutan mo, may sinumpaan ako! Bayan muna bago pamilya! Bayan? Bayan? Puro na lang bayan! Puro kayo mga hipokrita at hipokrita! Paano niyo ayusin ang gusto ng bayan kung sa baril at bala kayo nag-uusap?
Dapat wala na pangasawa mo, pare! Ricardo Valencia. Helen Marasigan. May bista ka ngayon. Naalala ko yung pinag-usapan natin tungkol sa sugal, sir, eh. Yung bandri hits. Nakadalawa na si Karting. Paano, sir? Makikita uli kami. Hindi na hukuma ng hahatol sa kanya. Oh, bakit tayo huminto rito? Akala ko sa bandang Tarlac pa tayo kakain. Eh, kumukulo na yung tiyang ko, eh. Eh, baka mahal naman dito. Hindi, dati na ako kumakain dito, eh. Tara na. Sigurado ka, ha? Oo. Oh. Sir, nagpapatawag ng emergency meeting si Epe. Tena.
kahit pala mahirap sa kinaugali ni Cesar, pinatunayan naman niya sa iyong mahal ka niya. Kung tungkol sa kilusan ng pag-uusapan, may pagmamalaki ko si Cesar. Tapat siya sa aming simulain. Kaya siguro madaling nahulog ang loob ko sa kanya. Ako man, biglang gumana ang loob ko sa kanya eh. Hindi ko inisip na isusugal niya ang buhay niya para mailigtas lang tayo. Oops, teka, sandali. Sana walang mangyaring masama sa kanila sa engkwentrong nangyari kanina. Bakit? Yung mga patayang nangyari, nakukonsensya ako. Nakukonsensya? Kanino? Nang dahil sa akin, napatay ang mga kasama mo. Dahil naman sa'yo, buhay pa rin ako. Kung di mo tinamaan yung pulis, eh di todo sa sana ako ngayon. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Kung di ako nakarating sa hideout nyo, hindi kayo mapapahamak. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Sina Danny at Roger dumampot sa'yo, kaya ka nakarating dun, hindi ba? Yun na nga eh. Iniligtas nila ako. Sila naman ang napatay. Natural lang yun sa mga taong katulad natin. Dahil nakikipagsugal tayo kay kamatayan. Ibig mo sabihin, hindi ka nanghihinayang sa buhay nila? Masakit din. Lahat naman tayo darating dyan eh. Komunista ka nga. Ulol! Hindi porket lumalaban ako sa gobyerno, pulan na ang bandera ko. Ipinaglalaban ko lang ang tama sa mali. Kung magsalita ka, para mataas ang pinag-aralan mo. Carding, sa UP ko natutunan ang paglaban. Doon ko nalaman ang lahat ng karapatan ng mga tao. Karapatan ang ginagamit namin sa pakikibaka. Pero balat baril ang sinasagot nila sa aming karaingan. Paano pa tayo magkakaroon ng katahimikan? Ang alam ko, ang problema pinag-uusapan, hindi pinag-aawayan. May bala ka bang magpresidente? Nanunukso ka ba? Huwag kang pikon. Kasasabi mo lang, di tayo dapat mag-away. Ang hirap sa'yo, sarili mo lang iniintindi mo. Ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang maling sistema. At kung hindi natin ipaglalaban ang pagbabago ngayon, kailan pa? Hindi na puputi ang uwak, Carding. Hindi na mawawala mga buwaya sa gobyerno. Kung noon ay pula, ngayon na dilaw, nagkaiba lang sila ng kulay. Pareho lang ang balahibo nila. Gusto mo pala maging bayani. Bakit di ka pa barista, Mac? Para sumikat ka. Pilosopo, gusto kong malaman mo. Hindi ko inisip maging bayani. Talagang nasa puso ko lang ang pagiging makabayan. Hindi sa nagbubuhat ako ng sariling bangko. Hasinderong papa ko sa Quezon. Kami ang may-ari ng pinakamalawak na lupain sa bayan namin. Libo-libong magsasakang nagtatrabaho sa amin. Pero sa maniwala ka't hindi, ni isa sa kanila, wala ni sarili lupa sa paso. Alam mo, Helen, masahol ka ba sa totoong pare kung mag-sermon eh. Hindi ko tuloy naramdaman yung gutom ko sa haba ng kwento mo. Sanay na ako dyan. Pangkaraniwalan para sa akin ang sumama sa mga hunger strike. Ang bigat mo. Antindi ng dating mo sa akin. Mahirap isipin. Pamilya at ginhawa sa buhay, pinagpalit mo dahil sa isang prinsipyo. Ano magagawa ko? Eh, yun ang paniniwala ko eh. Kung sa mata ng militar at ng gobyerno, masasama kami. Karapatan nila yun. May kanya-kanya tayong prinsipyo. Maiba na nga tayo ng usapan. Paano na tayong dalawa? Meron ka pa hanggang bukas para magdesisyon. Kung makikisa ka sa aming ipinaglalaban, isasama kita sa Bundok Banahaw. Doon kami naglulungga. Pero kung hindi ka interesado, magkanya-kanya na tayo. Inaantok na ako. Matutulog na ako. Thank you.
Carding? Carding? Anong ginagawa mo rito? Sino ka? Kay Helen. Iabot mo ang kamay ko kay Campbelltran. Sabi mo sa kanya na nasa mabuting kalagayan ang puwersa. Makakarating po, Kakosta. Nangihinayang ako sa kasama mo. Iho, bakit hindi ka tumulad kay Ambo? Dati siyang pusakal na akyat bahay sa Maynila. Ngayon, narito siya sa bundok. Nakikisa sa aming prinsipyo. Huwag mong sayangin ang katapangan mo. Gamitin mo yan para sa kaligtasan ng ating bayan. Salamat to, Commander. Minsan akong kinumbinsin ni Helen. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin malaman kung paano kayo magtatagumpay. Malakas sa militar. Wala kayong laban. Isang karangalan ang mamatay ng dahil sa bayan. Kung walang paabi, wala rin mga abi. Bantad na ang masa sa mga pangako. Panahon na para baguhin ang sistema ng gobyerno. Kung kinakailangan, iaalay ko ang buhay ko, ang aking dugo. Maramdaman lang ng ating pamahalaan na tayong mga maliliit ay matagal ng uhaw na uhaw sa tunay na kalayaan. Magsigalat kayo lahat! Come on.
Kung sa bagay, yan naman ang gusto mangyari ng mga komuniste. Guluhin ang gobyerno natin. Parang alam ko na iniisip mo, sir. Nag-aalala ka na baka makumbinsi ni Helen Skarting para mag-NPA. Imposible! Isang kriminal at magnanakaw, at isang naniniwala sa prinsipyo. Paano sila magkakasundo? May panghotel pa. Ano? Pakirewind ka. Anong panghotel? Pambihira ka naman talaga, oo. Mantagal na kami mag-shota ni Cesar, pero ni Misan din niya ako ginalaw. Dalaga pa ako, no? Hindi importante sa akin kung dalaga ka o dalaga na. Kaya tayo nandito para magpahinga. Eh, paano nga ako matutulog? Iisa lang ang kama. Pambihira ka naman. Ilang kama ba ang gusto mo? Ang nipis-nipis ng katawa mo, ang lapad-lapad ng kama. Diyan ka matulog, dito ako mahiga. Saka kung gusto kitang rapein, kagabi pa kita ni-rape. Hindi ako manyak. Kung wala kang tiwala sa akin, bukas ang kwarto, hanapin mo yung Cesar mo at magtabi kayo matulog. Nangungumpisal ka ba? Huwag mo na akong alaskain. Napipikon na ako, ha. Mag-base ka na. Bakit ako mag-base? Wala naman akong pupuntahan. Baka ang ibig mong sabihin ay maghubad na ako dahil matutulog na ako. Parang alam mong hindi ako sanay matulog nang hindi naka-bold. Magkaiba pala tayo, eh. Kung ikaw sanay ka matulog na nakahubad, ako hindi sanay na nakaubo. Malamig yung aircon. Magkumot ka na. Kanina pa ako nakabalot ng kumot. Teka nga muna. Sino pang kausap mo? Ako o yung divider na nasa harap mo? Ikaw! Pilosopo! Ako nagpapanting na ang tenga ko, ha? Akala ko ba natatakot ka sa akin dahil lalaki ko at babae ka? Yun nga ang mali ko, eh. Takot ka pala sa babae. Huwag mo nga aamunin ang pagkalalaki ko, ha? Baka mapasubo ka. Ang OA mo naman? Miss Aguni-Guni, hindi ko naisip na lalagyan niya ako ng tae sa ulo. Huwag kang masyadong kasisiguro ka, Cesar. Ikaw na rin ang nagsabi na demonyo ang kasama niyang lalaki. Kung demonyo siya, Satanas din ako. Magsusunugan kami ng b**k sa impyerno. Paano naman kayo magkikita? Na hindi natin alam kung saan lupalop natin sila hanapin. Masikip lang ang daigdig para hindi kami magkita-kitang tatlo. Isip mo. Bahala ko nang umuwi ng probinsya bukas. Uuwi ka? Baka masundan ka ng mga pulis doon. Walang nakakaalam sa Maynila kung saan ang probinsya namin maliban sa unang eskwelahang pinasukan ko. Ikaw, babalikan mo ba si Cesar? Hindi ko pa alam. Wala pa akong plano sa sarili ko, eh. Delikado ako ngayon sa Maynila. Pero kung maghihiwalay na tayo bukas, okay lang. Bahala na. Pareho lang tayo. Umaasa sa bahala na. Kung mabubuhay, swerte. Kung mapapatay, malas. Ang importante sa akin ngayon, makapag-uwi ng maraming pera. Maraming pera? Magkano? Saan ka naman makakuha ng ganung karaming halaga? Sa bangko. May savings ka pala. Wala. Wala? Eh sabi mo mag-withdraw ka. Ang sabi ko, kukuha ako ng pera sa bangko. Hindi mag-withdraw. Hold up? Paano? Eh wala ka namang baril. Bahala na nga eh. Ang mahalaga sa akin ngayon, makapag-uwi ng maraming pera para guminhawa si tay at inay. Delikado na nga ang buhay mo, lalantad ka pa sa panganib. Ba't di mo nalang sabihin na magpapakamatay ka? Nakahanda na ako para dyan. Para sa akin, impyerno lang ang bilangguan. Ayoko matuyo ang balat ko sa bilibid. Kaya nga nangako ko sa sarili ko. Di ako pahuli ng buhay sa kanila. Nag-iisang anak lang ako. Ang pangarap ng magulang ko sa akin makatapos ang pag-aaral sa Maynila. Pero bigo sila.
Kaya ako suswerte na plano ko bukas. Hindi na sasama ang loob nila sa akin. Helen, kung sasamahan mo ako sa amin, ikaw ang magiging pinakamagandang dahilan ko. Paano? Magsisinuling ako. Sasabihin ko magkaklase tayo sa UE. Inalok mo ako ng magandang trabaho sa kumpanya ng papa mo. Bukod sa malaki ang sweldo, libre pa ako sa tirahan at pagkain. Kaya ako nakiipon. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Paano ako makatatanggi? Ang problema ay papano mo ako akikilala sa mga magulang mo. Imposible maniwala sila na wala tayong relasyon. A-artery lang naman tayo. Lubusin na natin ang pagiging artista. Anong ibig mong sabihin? Habang nandun ka sa probinsya namin, magiging mag-asawa tayo. Titiyakin ko, bawat bala ng baril na ito, tatama akong lahat sa puso ni Karding. Selos na yan. Baka masira ang diskarte mo kay Karding. Kinapitan lang tayo ng malas, kaya tayo sumablay. Salo talaga ang demonyong yan. Pati kapatid ko, idinamay. Ka, Cesar, kapag nakainkwentro natin si Karding, siguruhin mo lang, tatamaan mo siya sa unang putok. Baka maunahan pa kita sa kanya. Huwag mo sirain ang usapan, Quintana. Akin lang si Karding. Hindi sa kinakampihan ko ang grupo. Pero talagang nalalabuan ako sa inyo. Una, nalagas ang pangkat mo sa parola. Pati kapatid ni Kalinawa nayari. Buhay nga si Ellen, nahuli naman siya. Pangalawa, nalagasan tayo ng harangin natin sila. Malinaw senaryo. Nagkalintik-lintik tayo dahil sa Karding na yan. Ang ibig ko sabihin, huwag mo naman suluhin ang galit. Alalahanin mo rin ang damdamin ng kilusan! Gaano mo siya kamahal? Hindi ko pa masabi. Ilang beses na rin niya ako niyaya magpakasal. Pero hindi ko mapayagan ang aking sarili. Kung minsan natatakot ako sa ugali niya. Kaya pala antipati ko ang dating ko sa kanya noong una kami magkita. Pag nag-aabot kami ulit, magkakatuluyan na kami. Huwag mong sabihin natatakot ka. Diyos lang ang kinakatakutan ko. Hindi namang Hesus ang pangalan niya para matakot ako. Nung minsan napigilan ko kayo, muli ko kayong aawatin. Mabalik nga pala tayo dun sa bangko pinag-uusapan natin kanina. Kung sasama ako sa'yo, paanong partihan natin? Parehas. Miss, huwag kang sisigaw, ha? Maganda ka pa naman. Baka hindi ka pakinabangan ng lalaki ang magugustuhan mo. Walang kikiris sa masama! What's up to? Taba! Kayo dyan! Taba! Taba! Okay yung lahat dyan! Taba! Taba! Miss, pakilagay mo nga ng pera ito. Thank you. Miss, magabuli ka na rin. Ayoko. Sige na. Ayoko. Baka ikaw pang paglamayan. Ayoko. Dali! Salamat.
balato ko na yan para sa'yo. Sila na nga yan. Wala nang iba. Kung nasisiguro mo, sundan na natin sila sa Angeles. Ako lang ang hahunting sa kanila. Hindi ako papayag. Nangako tayo kay Commander. Nasama-sama tayo kahit anong mangyari. Nung una, oo. Ngayon, sariling laban ko na to. Nasisira na ba ulo mo? Oo! Oh! Huwag niyong kalimutan na ako pa rin ang pinuno ng pangkat na ito. Ang desisyon ko masusunod. Ano ba ang gusto mong mangyari? Bumalik kayo kay Commander. Sabihin ninyo hindi ako magpapakita sa kanya hanggang hindi ko dala ang ulo ni Carding Palencia. Eh, paano si Helen? Meron siyang dapat panagutan sa kilusang ito. Tama. Malaking kasalanan sa partido makisama sa isang magnanakaw. Sa halip na kumbinsin itong makisama sa atin. Sagot ko na siya. Marami na akong tanong na nakahanda para sa kanya. Kapag nagkamali siya, dalawang ulo ihaharap ko kay Cabeltran. Klase mo? Pebrero pa lang ah. Nay, maano po? Kawang ka ng Diyos, anak. Sino siya? Anay, siya po si Helen. Maano po, inay. Tay! Maano po, tay? Tay, si Helen ho. Tuloy kayo. Halika, Iha. Erlinda! Erlinda! Mga Dor? Si Carding dumating na! Talaga ho? Naku, hindi ho kayo nagbibiro, mga Dor? Kitang-kita ko talaga eh. Ang dami-dami ang dala mga bag eh. Siguro, pasalubong para sa'yo yun. Kung sakali ha, ambunan mo ko ha. Oo, mga Dor, akong bahala sa inyo. Asahan ko yun. Sige ha? Ho, salamat po. Opo. Totoo ba narinig ko dumating oo, na si Carding? Oo, pupunta nga ako sa kanila eh. Magbibis lang ako sandali. Oo, sandali lang. Dumating lang si Carding eh. Nataranta ka na kagad. Kuya naman, isang taong kundi nakita si Carding. O, ito yung sandok ko. Pakihalo mo lang yung munggo pinalalambot ko. Nagtanang kayo, pero sa dami ng perang ito, imposible akong maniwala sa mga sinasabi mo. Kahit na 5 taong kang magbanat ng buto, hindi mo kikitain ng ganito kalaking halaga. Hindi niyo pa ba ako naiintindihan? Kaya po ako tumigil sa pag-aaral, malaki na pong sweldo yung binibigay sa akin na papa ni Helen. Bukod po ron, libre pa ako sa lahat ng gastos. Bakit hindi mo pinaalam agad sa amin? O dili kaya sumulat ka man lang? Nang sa ganun, hindi kami nabigla ng itay mo. Gusto ko nga po maging isang sorpresa to eh. Hindi pa ba kayo nasisihan? Marami na tayong pera. Pwede na kayo magnegosyo. May ambisyon din ako, Carding. Kaya kita pinag-aral sa Maynila. Pero sa malinis na paraan! Sa bagay lang ang gusto naming malaman ng nanay mo. Ang magsabi ka ng totoo. Saan talaga nanggaling ang perang ito? Carding!
Magandang araw ho, Mang Dolfo. Aling Dolor, nabalitaan ko kasi dumating si Karding, kaya ako nagmamadali ang pumunta rito. Karding, kamusta ka? Erlinda! Sir! Sir! Kumpirmado na, sir. Si Karding at Chahil ang tumira sa bangko sa Angeles. Nakipag-coordinate na kami, sir, sa theft and robbery section ng Angeles City. Kinuusap namin yung mga asset natin doon. Kukontakin tayo pag may nakusilang lead tungkol kay Karding at kay Helen. Lumiliit na mundo mo, Karding. Ibig mo ba samahan kita sa kanya para pagtapat natin ang totoo? Hindi naman si Erlinda ang iniisip ko eh. Si inay. Si itay. Ikaw. Hindi ko sisirain ang pangako ko sa'yo. Paninindigan kong asawa kita habang nandito ako. Ang inaalala ko lamang, paano kung may balak na akong umalis? Pakikiusapan kita ulit. Hindi maaari. May tungkulin ako sa partido. Iaambag ko sa kanila ang perang pinaghatian natin. Kung talagang mayaman ang pamilya ni Helen, kinukutuban ako na baka hindi magtagal ang relasyon nila. Siyempre, mas talapi sila. Natural lang na maghanap na katapat na may pera ang mga magulang niya. Baka demanda abutin ang anak natin. Hindi ko iniisip ang kutob. Ang iniisip ko, ang hinala ko. Bakit? Ano ba iniisip mo? Kung magkakatotoo ang hinala ko. Baka mapatay ko ang sarili nating anak. May prinsipyo kang tao. Kaya alam kong kaya ka sumama sa akin, Mang Hold Up. Dahil pakiramdam ko may gusto ka sa akin. Mali ka ng pakiramdam. Baka nakalimutan mo. May Cesar na ako. Hindi mo sasayangin ang panahon mo rito kung mahal mo pa rin si Cesar. Wala ka nang gusto sa kanya. Kaya ka sumama sa akin dito. Paano si Erlinda? Gusto ko si Erlinda. Pero ikaw, mahal ko. Kakambalan natin ang panganib. Paano natin haharapin ang bukas? Hanggang kailan natin tatakasan ang batas? Paano na ang ating kinabukasan? Sa bawat tanong, may katapat na sagot. Kung hindi man natin alam ngayon, itanong na lang natin sa Diyos. Thank you.
Karlinga? Huwag mo na siyang isipin. Kalimutan mo na si Cesar. Iba na ang daigdig mo ngayon. Ang kasinungalingan natin noon, totoo na ngayon. Kanding. Sana hindi na matapos ang gabi ito. Ellen? Iha, anak. Inay, kayo pala. Tataas ng araw, bumangon ka na. Nakahanda na almusal natin. Opo, susunod na ho ako. Inay. Iha? Nasaan ho ba si Karding? Dapat pinatulan si Kuya. Karding, alam mo lasing siya. Ayoko lumaban. Pinilit niya ako. Sa susunod, ako na magsasabi kay Kuya na hamunin ka niya uli. Para makaganti siya sa'yo. Kung ay nakakala mo mortal ang kasalanan ko sa'yo, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan. Hindi ako manhid. Karding, kung ang tingin mo sa babaeng yun ay mas maganda siya kaysa sa'kin, wala akong magagawa. Pero isang bagay lang ang titiyakin ko sa'yo. Mas mainit ako magmahal ko ikukumpara mo sa kanya. Alam mo yan. Dahil naikama mo na ako minsan. Erlinda! Yan ang ganti ko sa'yo dahil pinaasa mo ako at sinaktan. Magsama sana kayo sa impyerno. Hindi pa tayo tapos, Karding. Thank you.
Ano ba itong nangyayari sa atin? Kahit saan sulok tayo mapunta. Kung hindi panganib gulo sumasalubong sa atin, hindi naman tayo matatahimik, Karding! Kilala ko mga magulang ni Ricardo Valencia. Tanggo mo na sila. Para maiwasan natin pagdanak ng dugo. Gawin niyo na lahat ang paraan, Epe. Pero kung hindi niyo mapalambot ang uso ni Karding, eh wala ho tayong magagawa. Shoot to kill ang order sa kanya. Well, kung talagang mainit ang panahon, hindi natin kailangan mag-send ng oras. Let's go! Si Karding! Bakit? Ako nagtatanong, sasagot ka lang! Parang galing sa bahay yung putok. Bigyan mo ako ng isang dahilan kung ba't kailangan buhayin pa kita! Cesar! Isa ka pa! Pareho lang kayo ng kaliskis! Pareho kayo, traitor! Nagkakamali ka! Huwag ka na mag-atwiran! Ikaw, kung marunong ko magdasal, umpisahan mo na para makapagpaalam ka sa Diyos mo! Kung marunong kang pumatay, huwag mo nga ang gamitin mo! Kalabitin mo yung hawak mo! Iputo mo! Nein!
po ay pabalik ninyo!
Ano ba hinintay mo, Pasko? Yagis mo, baril mo! Napasensya ko. Pati ikaw na kasama nila gusto nilang patayin. Kung ang Diyos nagpapatawad, wala na si Itay. Wala na si Inay. Patapon na ang buhay ko. Anong ibig mo sabihin? Lalaban ako. Mamamatay ka. Handa na akong mamatay. Handa na rin akong pumatay. Paano ako? Tumakas ka. Imposible! Kasi, katulad mo rin ako. Hindi ako natatakot mamatay. Pero sa pagkakataong ito, kailangan pa natin mabuhay. Tinalikuran ko prinsipyo ko para sa'yo dahil kanding mahal kita. Mahal kita! Mahal kita! Arding! Ako si Epe! Nakikiusap ako sa inyo! 10 segundo na lang! Huwag niyong sayangin ang buhay ninyo! Sumuko na kayo! Kanding ano na ngayon ang pasya mo? Hindi ako susuko. Patay kung patay. Hindi ako pauhuli ng buhay. Kati. Dinaramdam ko. Taba. Taba. Kati. Taba! Ah!
May lakas at may